Pag-apila ng Tape Incorporated sa Intellectual Property Office of the Philippines, malabo ng dinggin. Labis ngang ikinatuwa ng mga Legit the Barkads, at lalo ng TVJ, ang lumabas na balita kahapon mula sa Intellectual Property Office of the Philippines. Ngunit kung gaano naman kagalak at labis na nagdiriwang ang The Barkads, ganun naman kalungkot ang nadarama ng Tape Incorporated na nagpahayag ng pagkadismaya sa inilabas na resulta. Kaya naman hindi nila hahayaan ang ganun-ganun lang na tuluyang magtagumpay ang TVJ na makuhang muli ang titulong Itbulaga. Naghahanda na nga sila sa kanilang legal na hakbang sa pag-apila sa nilabas na desisyon na pumapabor sa TVJ. Ngunit ayon sa abogado, kahit na umapila pa ang Tape Incorporated, malabo na nitong baliktarin pa ang naging desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines na nagkansela sa kanilang Itbulaga trademark registration at nagbibigay kapangyarihan sa TVJ. Na may plano sila na mag-appeal. Ano ang chances po na napakinggan po ito at magtagumpay sila rito? Anong tingin nyo bilang isang abogado? Well, mahirap po siguro ma-reverse pa yung findings of fact. No? Dahil ito po yung mismong IPO na ang nagsabi na base sa kanilang pag-aaral ay ang totoong originator ay ang TVJ base sa ebidensyang inihain. Eh wala na hong ebidensyang maihahain after nito eh. Sa apila ho kasi, ang pag-uusapan na lang ay yung mga ebidensyang naihain na sa proceedings. Hindi na ho pwede magpasok ng bagong mga ebidensya. Kaya kami po ay confident na kahit mag-apila ay magiging ganun pa rin ang desisyon kasi base pa rin sa parehong ebidensya. Okay. Malinaw na nga na mahirap ng maiba ang desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines. Gayunpaman, may karapatan pa rin ang Tape Incorporated na umapila, at kung hindi naman sila magtagumpay ay pwede nila itong iakyat sa korte. Thank you.